Sana ma-apply nyo rin to sa sarili nyo. Kung ano yung mga na-i-apply ko nung una na ako'y ng ibang bansa. So, number one, igalang yung tradisyon ng bansang pagtatrabahuan. Number two, mag-aral ng lingwahe nila. Like ako is Arabic. So, kailangan mong aralin yung lingwahe na anong meron sila kasi isa ito sa mga katulong para sa sarili mo na mapadali yung trabaho mo. Pangatlo, kailangan natin irespeto yung kultura nila. Number four, kapag binati ka nila ng tradisyong salita nila kapag nagkikita, like dito sa Middle East, lalo na sa Middle East, pag binanggit nilang assalamu alaikum, is magbabanggit ka sila ng wa alaikum salam, parang balik mo sa kanila yon, lalo na kapag unang kita ng mga tao, like ako sa kapwa ko tao, pag binanggit na assalamu alaikum, magsabi rin tayo ng wa alaikum salam. Isa yun sa mga paggalang sa isa't isa. Na kahit na hindi kayo magkakilala or something na kung ano. And number five, kapag binigyan ka ng kung anong bagay na galing sa kanila, ay magsabi ka ng syukran. So, yun yung mga bagay na nai-apply ko sa sarili ko na sana is nakatulong sa inyo na may-apply nyo rin ng mga dapat gawin. So, yung hindi mga dapat gawin dito sa Middle East ay syempre yung unang-una sa paninigarilyo, paggamit na sigarilyo or uminom ng alak. And pangatlo, syempre kapag binati ka ng assalamu alaikum tulad nung kanina, wag pabalang yung salita mo na wa alaikum salam, malay ko. Wag pabalang, dapat ganun din yung sagot mo is yung paggalang din. Dapat wag yung malay ko sa'yo pag binagitan ka ng assalamu alaikum. And ano pa nga ba? Wag magdala ng mga malalaswang picture kasi dito karamihan. At syempre, huwag makipag-away sa ating mga employer, sa ating mga amo, kasi dito sa bansang Silangan, pag nagalit sila, madalian lang yung galit nila, at dito lang sa atin, naabuti ng taon or something, dito, galit lang sila ng mga 30 minutes, mawala na yung galit nila. And huwag makipag-away. At syempre, huwag makipagtalo sa mga politika or sa mga pinuno ng mga bansa nila or bansa natin. Huwag na tayo makipagtalo sa kanila. So, sana nakatulong ako. So, yun lang yung mga kaya kong i-share sa inyo and sa mga those na kapwa ko IFW, just comment below kung may mga nakalimutan ako na sabihin. So, comment nyo lang po para matulungan natin yung mga first timer or mga nagbabalak na mag-abroad, lalong-lalo sa Middle East. So, hanggang dito na lang yung video nito and huwag kakalimutan mag-like, mag-subscribe. So, shukran guys. Masalama. Bye.